Ang demokrasya ay nakikilala bilang pamamahala ng mga tao. Mula sa mga tao at para sa mga tao. Ang demokrasya ay naimbento sa Greece noong 5 siglo bago si Jesus. Ang demokrasya, maging ito man ay constitutional, representative o iba pang uri ng demokrasya, ay inilalarawan din bilang kabaligtaran ng diktadorya, komunismo at totalitarianismo sa lahat ng anyo nito. Ang Pilipinas ay mayroong demokratikong pamahalaan sa anyo ng isang constitutional republic na mayroong sistemang presidensyal. Ang Islam sa kabilang dako ay mayroong sariling sistema ng pamahalaan at ito ay tinatawag na Sharia na pinamamahalaan sa pamagitan ng pagsunod sa Quran at mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim at ng mga pantas nito. Ang Sharia ay kasalukuyang sinisiraan bilang isang sistema na taliwas sa demokrasya. Isang sistema ng pamahalaan ng pagputol ng kamay para sa pagnanakaw o parusang kamatayan sa pamagitan ng pagpugot sa ulo ang siyang namamayaning batas sa lupa. Sinisiraan ng Sharia bilang isang batas na paatras at hindi sibilisado. Ang Sharia para sa mga Muslim ay ang pamamayani ng batas na naghahangad na pangalagaan ng buhay, relihiyon, yaman, karangalan at pag-iisip ng mga nasasakupan nito, Muslim man o hindi Muslim. Ang mga pagputol ng kamay o pagpugot ng ulo ay nagaganap lamang dahil sa tindi ng krimen na nagiging dahilan upang ito ay maging parusa sa mga kaso ng pagnanakaw at pandarambong dahil sa taas din ng karapatan na pinangangalagaan. Mas malaking karapatan ng sinagasaan, mas mabigat ang parusa. Ang pagnanakaw ay paglabag sa karapatan ng tao sa kanyang yaman. Ang pagpatay ay pagsagasa sa karapatan ng tao na siya ay mabuhay at iba pang mga kasalanan na tulad nito. Kung titingnan ng malapitan ng Sharia ng walang pagkiling o kawalang katarungan, ang Sharia ay maraming ang pinagkaiba sa demokrasya. At kabilang dito ay ang pagpapatupad ng batas ng tao sa isang demokratikong bansa. Na dahil dito, sinasamantala ito ng mga terorista at panyaya palagi nila na digmain ng mga Muslim ang mga demokratikong bansa dahil sila di umano ay hindi nagpapatupad sa batas ng Diyos at sila ay nagpapatupad lamang ng batas ng tao. Madalas nilang binabanggit ang sinabi ni Allah, sino mang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, ay sila ang mga hindi mananampalataya. Isa sa malalaking pinagkaiba ng Sharia at demokrasya ay ang paghihiwalay ng simbahan at estado o separation of church and state. Sinasabi nila na ang layunin ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay upang matiyak na ang simbahan ay hindi makakaimpluwensya sa makinaryang politikal at upang ang politika ay hindi makasira sa simbahan. Ito ay tinatawag ding principle of state neutrality. Sa Islam ay hindi ganito. Ang pamayani ng batas ay marapat na naayon sa batas ng Diyos na magiging dahilan upang maging mas simple ang mga bagay-bagay. Ang isang halimbawa nito ay ang komplikasyon na dulot ng separation of church and state sa mga salungatang moral na lumilitaw tuwing ang tao ay mamimili kung susundin ba niya ang simbahan o ang gobyerno, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang malaking halimbawa nito ay ang pagbabawal ng simbahan sa kabaklaan, kung halimbawang ang simbahang katoliko nga sa Pilipinas ay sumusunod sa Biblia. Ito ay magdudulot ng malaking taliwasan sa mga pagsasabatas ng gobyerno kung sila ba ay magpaparaya sa mga tomboy, bakla, bisexual o transsexual o tinatawag ding LGBT. Magkakaroon din ng taliwasan sa kung saan magsisimula at magwawakas ang karapatan ng mga bakla at tomboy, sa kung ano ang hangganan ng pagpapahintulot sa kanila upang hindi ito mauwi sa diskriminasyon o marginalization. Ang ibang mga pamahalaan ay nagpapahintulot na ng same-sex marriage kahit pa ang kasal sa isang bansang Kristiyano na tulad ng Pilipinas ay isang espiritual na gawain na pinamamahalaan ng simbahan. At malinaw na mayroong taliwasan sa bagay na ito.
Ito rin ang problema sa kawalan ng regulasyon o parusa laban sa mga kasalanang moral katulad ng pag-inom ng alak, pangangalunya, panlilibak, paninirang puri at iba pa. Sa Islam, sa Sharia, ang mga bagay na ito ay simple. Anumang ipinagbawal ng Diyos ay marapat na ipagbawal sa batas ng tao. At ang tao ay walang maaaring isabatas, liban na lamang sa anumang naayon sa batas ng Diyos. Ang taliwasan na ito ay mangangahulugan lamang ng isang bagay. Kailangan ng tao ang gabay ng Diyos na pinakanakakakilala sa mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha at sa anumang nakabubuti at nakasasama rito. Kaya sa Sharia ay nagiging simple ang usapin ng ikatlong kasarian at iba pang mga usaping moral. At ito ay ang hindi pagpapahintulot sa anumang hindi pinahintulot ng Diyos. At ang pagpapahintulot o pagsasabatas sa kung anuman ang pinahintulot at isinabatas ng Diyos. Sa pamagitan ng batas na ito ay may tataguyod ng simple at diretsahan ang mga karapatan at malinaw na matutukoy kung kaninong karapatan ang dapat na pairalin. Para sa isang Muslim na nakatira sa isang bansang hindi Muslim, bilang minority, siya ay may karapatan sa kanyang relihiyon hanggat hindi ito nakapipinsala sa iba. Dahil ang karapatan nino man ay nagwawakas sa kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Ang Muslim sa Pilipinas ay marapat na maging isang law-abiding citizen sa kabila ng katotohanan na ang marami sa mga batas ng bansang ito ay batas lamang ng tao at hindi batas na direktang nagmula sa Diyos. Katwiran palagi ng mga terorista kung bakit marapat na ibagsak ang pamahalaang demokratiko ay dahil daw ito ay hindi ayon sa batas ng Diyos. Pero ang katotohanan dito, oo, ang Islam ay taliwas sa demokrasya. Oo, ang Islam ay may sariling batas, ang Sharia. Oo, ang demokrasya ay nagpapatupad ng batas ng tao lamang. Ngunit hindi tayo pinagbabawalan na makiisa sa mga tao na hindi naman natin kalaban sa relihiyon. Kung ito ay para sa kapakanan na pangkalahatan at hindi naman masasagasaan ng ating pananampalataya. Ang paninindigan ng sinumang Muslim sa pagsunod sa batas ni Allah ay hindi mangangahulugan na hindi siya susunod o magpapatupad ng batas ng tao, katulad ng batas trapiko o batas na nagbabawal sa droga at terorismo. Hindi maaaring ikatwiran ng sinumang Muslim na hindi niya susundin ang mga batas na ito dahil lamang sa ang mga batas na ito ay batas ng tao. Marapat pa rin niyang sundin ang mga batas na ito. Dahil ang mga batas na ito unang-una ay hindi naman taliwas sa batas ng Islam at ikalawa, ang mga batas na ito ay nagpapatupad din ng mga pangunahing paninindigan ng Sharia. Hindi ba't ang batas trapiko ay nangangalaga sa buhay ng tao at nangangalaga sa kaayusan sa lipunan? Hindi ba't ang pagbabayad mo ng buwis ay magsusulong ng kabutihang panlipunan na pangkalahatan na pakikinabangan din ng mga Muslim? Hindi ba't ang pag-iwas mo na digmain ang mga inosenteng sibilyan ay pagsunod din kay Allah? Ang Islam ay taliwas sa demokrasya ngunit hindi nito inuutusan ng mga Muslim na maging mga mapang-api at diktador. Ang Muslim ay marapat na maging isang law-abiding citizen hanggat ang batas na ito ay naayon sa batas ni Allah.